Hello guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today we have a visitor, we have a guest. Her name is Ma'am Cyril Gorgod and today she was going to introduce herself. Ma'am, kindly introduce yourself naman po, no? Who you are, where you're from, and what do you do? Okay. Hi, good evening po sa lahat, or good day, or anong oras kayo dyan nanonood? Sang dalo ko, sang ano kay part ng mundo. Good evening and thank you for subscribing, Sir Chad. Good evening, Sir Chad. And ako po ay si Cyril Gorgod. I am 32 years old. I am from Davao City and currently living here in Boracay. And yeah, as a bookkeeper freelancer. Freelancer. Yeah, Wow. Ganun. Okay, that's very good. So, ma'am, ang question ko, can you share your journey into freelancing as a bookkeeper or as a freelance bookkeeper? What inspired you to choose this path? Yeah, unang-una kasi may hugot kasi ang buhay ko. Char. Yung panahon ng pandemic, yeah, parang blessing in disguise din siya kasi during the pandemic, parang iba yung problem na natahasa or na encounter ko. Not financial, but emotional kasi that was the time na we broke up with my husband. So okay naman ako sa work kasi we have a work from home naman. We allowed to do the work from home. Mas maganda ngayon kasi parang chillax tapos paid. Pero BPO kasi yung work ko, so back office lang. So yun lang, yung struggle ko noon is yung sa ex-husband ko, tapos after nawala, after yun, tapos namatay yung mama ko, tapos yun, parang lost ako sa buhay. I don't appreciate money, time. So parang nag-start ako na mag-watch ng YouTube kasi di ba ano yun siya eh. Parang chill, parang maraming time mag YouTube, mag nasa bahay lang. So napadpad ako sa YouTube ni Sir Chad. Na-interview niya si Coach Alfie ng tapos finalo ko na si Coach Alfie Abi-Abi. Parang yun, parang wisdom din ni Lord na i-follow ko siya. Nalaman ko na mayroon pala siyang community ng mga Bookkeeper Secret Academy. So yun, finalo ko hanggang sa na-open yung mindset ko na ganun pala yun, may opportunity mag-work online, maging freelancer, maging business owner. So parang, oh, parang nainganyo ako na i-try ko kaya ito since parang pwede naman ako mag-resign sa corporate kasi yun nga, di ba, nag-break sa husband. So parang I don't have a responsibility. I just have to explore and get myself busy. So see, I am a graduate naman sa accounting. Pero mas gusto ko kasi, you know, what inspired you to choose this path? Kasi pag sa Philippines kasi, ang if you're working in a corporate, you have only limited tasks like nasa accounts payable ka lang or sa account, or if you're an accounting assistant in charge sa BIR, mga filing. Pero pag sa online kasi, parang you have the capacity or you are capable to prepare financial statements like profit and loss, balance sheet, lahat-lahat ganun. E kung sa Philippine basin siya, CPA yung may kakayanan gumagawa nun or CPA lang ang kailangang gumagawa nun. So parang since I'm not CPA naman, I'm not CPA, so why not try being a CPA or an accountant working online? So parang yun yung parang ang saya naman ito, nalalaman mo yung progress or may profit yung business. Yun, pag if you're an accountant, you're happy to like get the account or the business information or like the business transactions balance and updated. So parang na-happy ka. Tapos natutulungan mo din yung ano mo. So, yeah, journey into a freelancer. So, what inspired you to choose this path? Yeah, yun po. Gusto kong parang masubukan na working like as an accountant, like a CPA din. Ganon. Okay, thanks for that, no. And buti na lang nakita mo si Alfie, no, si Alfie Abiabi. She's one of my classmates way back 2014 and she's a very good friend of mine. She's one of my partner or one client, our first client as a virtual assistant pa dati eh, hindi pa siya freelance bookkeeper. So kilala ko talaga siya. And
she's good at what she does, and you know, yung community naman, and her community speaks for itself, no? Yes. Congrats and being part of their bookkeeper shepherds. Ito na, nalilito ako sa pangalan ng community, the Bookkeeping Shepherds Academy. Wala ba kasunod? TSBA ba? TSBA? Yeah. Okay, TBSA. TBSA. Sorry. Uh-oh. Okay. Okay, without hindi naman sa pag-i-spill ng beans, no. So we are just curious, how do you find and attract clients as a freelance bookkeeper? Ano ba yung mga strategies na nag-work para sa iyo? Kasi siyempre may mga nag-work para sa iba, may nag-work para sa iyo. Ano yung pwedeng share, may share sa amin dito? Yeah, so diba, na-follow ko na si Coach Alfie. So parang nag-stalk ako, nagbasa-basa doon sa Facebook na community na free. So nalaman ko doon na may ano kasi CCPP, like connecting, may ganun. So pwedeng gamitin yung LinkedIn platform, yung magba-value post pag once sa mga prospect mo, tapos pag once mag-reply yung prospect mo, message mo agad, tapos i-invite mo ng discovery call. So pagtapos ng discovery call, mag-proposal, tapos ng proposal, pag once mapili na yung tawag yung package, doon na mag-start yung services mo. So yun yung pinaka na tumatak sa akin na okay, I can like work, I can find clients without like applying the normal, like yung sa normal na process, mag-apply. But what works for me, since I'm doing it like 2021 kasi, or parang 2020 ko yung nakita yung YouTube ni Sir Chad. So nag-join ako noong November or December 2020. So officially na nag-enroll talaga ako sa ano, sa communities like 2021. So in-apply ko naman siya. It's just that I need to like shift na for my life, like kasi nawawalan na ako talaga ng motivation. Yung sabi ko na hindi ko na na-appreciate yung money, yung time, yung parang sinasabi ko kay Lord na Lord, kunin mo na ako, parang wala akong, hindi ko alam, parang ganun. So yung ginawa ko, nag-apply ako dun sa online jobs. Isang platform lang, like online jobs, tapos like I met different people na mga magagaling din doon sa community. We have group, like we call it accountability call, and I always pray for me to be guided with the right people, person na mag-coach or mag-teach din na may heart to help. Same with Sir Chad. Na, so may TL ako, tinanong ko siya kung anong technique niya kasi lagi siyang maraming client. Nagpo-post siya na may win siya. So tinanong ko siya anong ginagawa niya. So sabi niya, sina-challenge niya kung mag-submit ka lang side dyan sa online jobs, like at least 5 to 10 applications per day. So ginawa ko siya. Anong nangyari, as in parang everyday siya at least 5. So ginawa ko siya hanggang sa sunod-sunod yung interview, hanggang sa na-hire ako doon. So parang ang saya, dahil di ba nga nasa community na ako, marami na akong na-connect. Totoo din yung ano, your network is your net worth. Ganern. So parang ganern. Yeah, ganern. Totoo 'yun. Basta doon. Tapos yung mga same mindset, yung hindi naghihilaan, kundi nagtutulungan pataas talaga yung nandoon sa community. Which that's really true ha, kasi doon ako. So hindi naman doon ako dahil na witness ko, na parang testimonial ko talaga siya. I'm grateful din ako. So what strategies have worked best for you? So yun lang muna yung ginawa ko, na nag-submit ako hanggang sa na-hire ako, tapos na-hire ako. So parang sinabay ko dalawa, 'di ba? Yung salary ko sa corporate parang na times 4 ganun. Kasi sinabay ko, sabay sila graveyard, so manageable naman siya. So yun, yung parang yung ano, tapos yun, yung na-overwhelm din ako, lo, yung isang bank ko hindi nagagalaw, ganun. Kasi doon pumapasok yung salary. So parang yun lang, ang saya naman dito sa online. So yun. Tama ba yung sagot ko, Sir Chad? Tama 'yun. Yeah. Wala no, walang maling sagot. Hindi, I mean, ako nakaka-relate ako sa iyo, kaya hindi na ako na ano, kumbaga, I know, and a lot of you guys na nag-share ng story, totoo talaga 'yan.
Pero syempre, Yeah. kanya-kanya kasi tayo ng timeline, kanya-kanya tayo ng story, and what makes great is the individuality. Ano ba na, paano ba niya na-achieve? Okay, so maraming nanonood sa atin. Mga ito yung mga palagi kong natatanggap eh, mga walang experience, walang gusto nilang magsimula pero kinakabahan sila or naguguluhan sila, ano, wala silang experience. So ang tanong ko, what are the essential skills ba, no, yung and yung qualifications required to be a successful freelance bookkeeper para sa iyo? Okay. Ang essential skills, ang pinaka ano ko gumana sa akin is ano yun, tibay ng loob. Kasi pag ikaw ay inatake ng self-doubt, yung parang feeling mo di mo kaya kasi kulang ka sa skills. Like galing ako sa corporate for how many years, and then parang lagi ka lang dun sa ano yun na work, mababang work, hindi sa pang decision making. So parang you haven't tried or prove yourself pa na okay, magaling pala ako ganun. So ginawa ko, parang tinibayan ko yung loob ko na parang kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. So yan yung very essential. Tapos yung mindset din, alam ko hindi to yung mismong hindi it's just that I know the term, but before, like way back, I don't know the term yet. Alam mo yun, pag once napunta ka dun sa community, you know the right term na pala. Ah, ito pala yun siya, which you've been doing it na pala. So yeah, right mindset. So ano next? Essential skills. So yun, ay, excuse me, yung tibay ng loob. Yun, Skill yon, tapos, it's more valuable skill than you skill you that you're going to learn here. Yeah. Tapos sa akin lang naman, so since 'di ba kung hindi ko alam kung fresh grad or something sa mga manonood ng mga fresh graduate dito. Parang feeling ko magaling na 'yan sila kasi 'di ba K to 12 na, so parang may training, hindi ko alam ano. Pero kung you've been working in a corporate world, you have the skills already, like the computer or like the data entry or like how do you speak or communicate. 'Di ba? Importante kasi din 'yun siya. So, kasi we have to be good in interpersonal skills din kasi we need to communicate the report. Like in the bookkeeping, you have to report, you have to relay to the owner or to your friends or to your colleague. Ito 'yung nangyari. So, yeah, you have to be also friendly, sir. Tapos ano pa? Ano na ngayon? Essential skills and And qualifications required to be a qualifications. success. Ano ba? Required. Pwede bang accountant sila? Pwede bang hindi sila accountant, no? Pwede kasi yung tanong na yan nagda-drop din doon eh. Yeah. Ako kasi doon sa community namin, may mga 60 years old, hindi sila mga accountant. Meron din mga CPA na kailangan, kasi pag once you shifted, for me lang ha, pag once you shifted to the online world, parang somehow may level na parang newbie. So, accountant ka man or non-accountant, parang same kayo ng dadaanan. So, parang you have to start. Kasi nalalearn kasi yung bookkeeping. Like, kung, kasi yung skills ko is bookkeeping. So, I also believe na lahat nalalearn. So, kaya yan sa mga fresh grad or sa mga newbie. Yun. Pero syempre, may advantage kung ano ka na tawag nun. Kung matagal ka na. Kasi ang iba din, pag matagal na, medyo lumalaki yung ulo, ganun. So, ano lang, normal lang. Maging humble lang. So, tama ba, Sir Chad, yung sagot ko? Di ko alam, Tama sorry. yan. I mean, syempre kasi marami kasi nagtatanong, no? Syempre may ibang accountant and they want to become a freelance accountant or freelance bookkeeper. Pero syempre meron din namang akong kilala na bookkeeper na hindi naman accountant, pero naging bookkeeper. Kasi yun nga eh, kumbaga yung mga nagdadalawang isip dyan na whether they want to be a bookkeeper or if they are qualified. Siguro at same case scenario kasi pag freelancing ka, ang titignan kasi niyan kung kaya mong gawin ng isang bagay o hindi pa. Hindi sila masyadong sa tingin ko, hindi minsan hindi naman tinitignan masyado yung papel eh. Yung mga diploma, kung ano Correct. yung kung anong grade mo nung nag-trigonometry ka o nung 'di ba? Hindi yan tinitignan eh. Minsan kunyari hindi ka naman accountant pero
nag-OJT ka sa isang Yeah. firm, di ba? Mag nag-bookkeeper ka, baka pwedeng makapasok ka pag ganun yung mga strategies na ginagawa mo. So, Yeah. nasagot naman yung tanong. Tama yung sagot. Okay, ano Okay. ba as a bookkeeper, ano may mga challenges na face mo or and how did you overcome it? Ano ba yung can you give us some of your challenges or some of your experiences na naging roadblock? Ang ano siguro, ang isa sa mga na ano ko na roadblock as a bookkeeper kasi, 'di ba, independent contractor ka, so parang independent contractor ka, so you're new, so wala kang companion doon sa na-hire kasi parang 'di ba, lakas ng loob. So parang ang impression sa iyo, ang impression sa akin parang ano na magaling ka na ganon. So talagang ngapa na ngapa. Tapos wala kang let's say mapagtanungan. So doon may let's say may Google naman, sariling sikap talaga. Tsaka kasi graveyard din yung una kong natanggap na work. So sleep yung parang challenge ko na pero yun nga nag-adjust ako sa sa tulog ko like yung sa kwarto, dapat malamig, tapos madilim. Yun yung mga challenges pag nag-ano. Tapos pala, oo, bago ko makalimutan, bago pala ako nag-online work, mahirap na may challenge ako na makakonect ng internet kasi nakatira ako sa tita ko dun sa Davao na may squatter area siya. So mahirap talaga makakonect ng ano noon, PLDT kasi PLDT tas gusto ko. Kasi marami nang nakakonect din na ano doon. So parang pabalik-balik ako sa office, talagang laging nare-reject or hindi na ko-connect lagi dahil malayo daw kami, mahirap ang daan, ganun. So wala, prayer lang talaga. Paulit-ulit hanggang sa may dumaan or ano ba yun, nakasalamuha ko yung agent ng PLDT na meron na daw poste or meron ng box ng PLDT. Kaya grinab ko ulit. Tapos ang hirap pa kasi 'di ba mahirap kasi maliit yung mga daanan ganun. So ginawa ko, nagbayad talaga ako dun sa ano, parang out of pocket para lang mauna kasi alam mo na yung eagerness ko talaga. So yeah, but before that, the PLDT, kasi challenge kasi naka-home wifi lang ako yung prepaid ni PLDT, ni Smart, ni Globe, lahat meron ako niyan. Pero laging pag may Zoom, lagi ako nawawala, pag mga ganun. So talagang babalik-balik ako dun sa ano, office talaga ng PLDT hanggang sa awan ng Panginoon, nakakonect naman. So yun, basta prayer, nagpray-pray lang talaga ako na Lord, sana pa, posible po na makakonect ako ng LAN or may ano. Pero amazing talaga. Tinupad naman ni Lord yun. Kasi ang hirap talaga na. Kasi ang tabi ng dagat na. So, amazing. So, yun. Internet. Yun. Prenay ko yun. Yun yung mga challenge. Tapos, ito ang sa lab. Tama. How do you manage your time workload? Tama ba yung Hindi, tatanong ko, nag-jump. sir? Oh, number, ano eh, number, number five question. Yan yung, tama naman yung sagot mo kasi nakaka-relate din ako yun. Yan din yung unang nahirapan ako nung nag-start. Walang fiber. Kasi Yeah. 2013, walang fiber. Ang gamit ko lang yung broadband and laging nawawala. Wala akong internet. Pag umuulan, nawawala. Wala. Alam mo yun. Yung nagde-design ka tapos, oh my God, like kailangan ko ipasa to the next day and I don't have an internet. Yun yung mahirap. So relate tayo dyan. Okay, tungkol naman sa client work. Can you share a specific project or client experience that was particularly memorable or challenging for you as a freelance bookkeeper? Kasi yung agency ko parang corporate rin kasi certain ano ka lang. Tapos yung isa ko is ikaw talaga independent, so ikaw yung gagawa lahat ng paraan kung paano mo ma-compile lahat ng transactions, yung bank accounts, tapos sa pag-categorize ganun. So yung challenges ko doon is nahihirapan ako sa kasi nag-overthink ako minsan. Hindi minsan lagi. So parang yun yung challenge ko. Pero na-overcome ko naman kasi eh, 'di ba? I have the community and then I can ask. And then sa client, yung recent client ko na
nag-end yung contract ko, it was really challenging kasi advanced siya na work. Pero I'm learning. I mean, I'm happy kasi I learned a lot. Na-deliver ko naman. So, yung mga, let's say, mga report na mag-submit, ang ano ko lang is kailangan lang talaga ng communication sa client pag, let's say, if you're sick, ganun, or if you have lack of sleep na hindi mo ma-deliver, kailangan mong i-inform yung client para same kayo ng direction ba na masubmit mo yung report on time, or kung let's say ang deadline, pagsasabihin niya ang deadline is today or tomorrow, you have to say beforehand na oh, hindi ko kaya yan kasi I'm not feeling well today but I will try, ganun. Pag hindi mo talaga kaya, you have to update your client na di ko kaya talaga kasi nandito na ako sa hospital. Like, pag ganon, ganon. Like, ganon. Pag, kung kaya mo naman, yeah, you have to tell lang na, okay, I can make it. And then, update niya na tapos mo na, ganon. Communication talaga kailangan sa client. Tapos, kahit, lalo na pag hindi mo maintindihan yung instruction, kailangan mong i-inform or you have to ask for clarification if the same page kayo. Kasi, lalo na 'di ba English or yung US yung client mo, medyo lalo na pagbaguhan ka, medyo yung mga term or jargon medyo hindi mo masyadong magets kung ano yon. Kahit na nag-google ako, itatagalog ko, alam mo yun sa Google, English to Tagalog, ganun. Tapos gusto mo pang i-confirm, mas maganda, na-appreciate nila yun pag nagtatanong ka, kahit na ano, basta for clarification nagtatanong ka, na-appreciate nila yan. Tapos, yun. Communication. Yun yung kailangan sa pag may ano ka na. May client ka. Communication online. Is the key. Sakit ko rin Correct. Yan eh. Totoo lang, sakit ko yan yung communication minsan. Lalo na pag usual ko nang ginagawa minsan. I tend not to communicate. Basta ginagawa ko yung trabaho. Tapos nakikita nila, ah, tapos na pala yung trabaho. Ba't di ka nagsasalita? Eh, wala, tapos na eh. Kaya minsan nare-receive ko na lang, ay galing ng trabaho mo or ganito, ganyan ganyan. Wow. Kasi hindi ako minsan may slack pero may asana. So andun yung task sa asana, I do it on asana, and then when they check, hindi ako nagme-message sa slack ganun. Kasi ano ko eh, I'm more of kung sa this profile, alam niyo naman siguro yung this profile test. Sa this. Oo. Oh, I person ako eh. So pag I person ka, you're not following the rules, you're not following the system. Pas ikaw yung pasaway, pero natapos naman. Oo. Natatapos ko naman. Pero yun nga, communication is the key, lalo na pag nagsisimula kayo sa client nyo, no? Pero yun nga, correct. Advice, whenever there's a startup client, new ka pa dun sa client, you have to communicate. So, ginagawa ko rin naman yun. Kaso nga lang, minsan kasi pag 2 taon ka ng client mo yun, alam mo yun. Tapos yung trabaho mo, medyo nagiging repetitive na. Parang gusto mo na lang gawin and maglaho sa atmosphere. Correct. Okay. Aside from being part of the Bookkeeping Shepherds Academy, ayan. TBSA. The Bookkeeper Secret Academy. As the Bookkeeper Secret Academy. Academy. No, shout out, no? Shout out sa mga coaches ng The Bookkeeper Secrets. Alfie. Ano nga po yung pangalan? Si Miss Shari. Shari Pineda. Tama ba? Yes. Shari Pineda. Yeah. Na in-interview ko rin siya dito sa vlog ko. Pareha sila. So, very good kasi yung videos nila are attracting people and that push to their community. So apart from being part of the community, how do you stay updated with the latest accounting and bookkeeping trends, no? Syempre, 'di ba, pag bookkeeper ka, you still have to update your skills. What do you do? Yeah, parang weakness ko ata 'yan kasi ang ano ko kasi, as long as I have the work, parang nagiging updated ako kasi yung work ko din is kailangan ng updated report, like updated na mga information. So parang aside sa community, doon din sa work mismo. Pero when it comes to like personal for my
hindi ko pa yan siya ginagawa. Oh yeah, kasi doon sa community, yan yung apart. Pero may the pod kasi doon. So one way for me to get updated is joining the pod, yung parang another activity doon sa community na value posting and at the same time cheerleading. Yeah, ganun. So parang while pag the pod kasi ano yung value post na gusto mong i-comment doon? Ang ginagawa ko, nag-google ako para I can like give a comment na valuable din. So it's also one way for me to get updated with the processes, the systems, or sa accounting, like ano tong gap or something, mga rules and principles ng accounting. Tsaka aside dyan, di ba, marami kasi mga shining object, yung gano'n na nag-offer ng mga free webinar sa ano. So, nag-join din ako ng gano'n. Yeah. That's good. You're still keeping up with your with the trends. Very good yan, guys. If you're going to be a freelancer, and syempre marami sa atin, yung una nag-struggle, tapos kumita na, and then it's become normal to them, no? And then they don't update Yeah. their skills, they become stagnant. It's going to be a downfall for you guys if you're not going to keep up with your skill, no? It's not a must. Hindi namin pinupush, hindi namin kayo pinupush with that, pero it's a very good thing, or you learn another skill, di ba? Parang for me as a content creator right now, I'm trying to join Kisinaystat storytelling vlogging, di ba? Hindi na yun wow. VA, it's more of vlogging na. I mean, I'm going to learn how to do storytelling, or how to create, parang paano ba talaga kinakraft yung story about a vlog, parang ganun. So I still keep up with skills, pero it's not a VA skills. skill. Yeah, it's not a VA skill, or it's not a skill that I do with my work, but with my passion, di ba? Parang so mas maganda yung nag-grow ka, kasi sabi nga ng kliyente ko, if you're not growing, you're shrinking, di ba? Kabaliktaran, lumiliit ka. Totoo. Okay, no? Sige, ito yung sakit ng mga sikat na freelancer, no? Siyempre, yung mga pag naging freelancer ka na, wala nang minsan, mawawalan ka ng work-life balance, siyempre, di ba? Yung minsan, yun yung unang ginusto mo, work-life balance, freelance. Pero when you get Yeah. into freelancing, ang dami mo naman clients nung pumasok na yung swerte. So how do you maintain a healthy work-life balance while still doing your work as a freelancer? Or paano mo na pagse-separate minsan, kasi mahirap pag-separate pag nasa bahay ka na, parang nandun ka na rin sa work. Correct. Yeah. Totoo 'yan. Yeah. Ano siya, hindi pa ata ako dyan magaling kasi you know, I am also work in progress. Hindi din pa hindi I am not yet claiming that I'm already a successful freelancer or yeah. Yeah, No, yeah. you already Kasi you're already we have to we have to correct it. claim it. I mean, we have to claim it eh. Kasi alam mo, I have to give you this advice eh. Kasi I've not been I've, dati pa ganito ah, istorya ng vlog na to. Hindi pa ako BA. Ni imagine ko na someday I'm going to be on a platform like this one, being seen by a lot of people. And it's becoming a reality. Wow. Whatever you, totoo yun eh. I mean, it sounds cliche, but whatever you say to yourself, you're going to magnetize it, and it's going to be real. At some point, it become real for you, di ba? Di ba? You dream to be a freelancer. Now you're here. Yes. And so yeah. Okay. I'm seeing you yeah, as a successful agree. one. So I don't. Wow. Parang gusto ko daw gusto ko i-ano mo sa sarili mo. Like what I see on you, like energy as nung sinasabi ko nga, I want to interview her. It's not just because she's a successful freelancer, but your energy radiates a successful person, no? So wow. Paano? Oh, thank you. Oo, paano mo na yeah. Go. As in my first two clients kasi I've been with them for like 1 year, more than a year, and then just this year, last month of May, I isa kasi na bankrupt, so na end yung contract, tapos yung isa
medyo I need more, so I get another two, which the same sila na pumasok. So parang nagresign na lang doon ako, nagresign na lang ako doon sa agency. So this time, kasi yung previous two ko, sabay sila gabi. So I can manage. Like parang na-change lang yung day and night ko. So I can manage that time. So this time, yung dalawa ko, bali, isa sa umaga, isa sa gabi. So parang I hired my cousin to do the work in the morning, kasi I prefer to work at night because I've been working graveyard for almost 2 years. So parang my body clock is used to work at night and active. My brain is working well sa gabi. So at in the morning I hired my as my assistant. Tapos I trained her. I also pay her. So parang it makes me have a good balance then at the same time. I can like currently I'm here in Boracay, so I can still have a good sunset. If I'm stressed, I have to like just get a fresh air. So yeah. Yun yung parang maganda for me, na that works for me. I hired my cousin to help my work. Tapos, so since yun po. Siya na all nasa Boracay. I mean, that's a very good environment. Well, Correct, yes. if you're so clogged, no? So napakarami mong ginagawa and you want to break free, all you need to do is to go to the beach, 'di ba? Like Correct, yes. and that's one of the perks as a freelancer, you can go anywhere, place, as far as long as you have an internet connection and you have your laptop with you, no? So, yun din yung isa sa mga maganda sa freelancing. At minsan, isa rin sa pangit. Kasi minsan, nasasanay tayo minsan kasi pag magbabakasyon tayo, dala pa rin natin yung laptop natin. You know, Correct. minsan, ganun ang nangyayari eh. Pero whatever the case may be, she's in Boracay. It's a great thing. So, sa ngayon kumikita ka na, no? Dami mo ng pera. How do you handle financial matters for your own freelance business, or what tips do you have for managing finances? Siyempre, minsan may kilala akong ganyan eh, naging VA, tapos dumami yung pera, tapos lahat ng appliances na wala siya nung dati, binili niya. I mean, sabi ko, magtira ka naman pa sa sarili mo, bumili ng aircon, bumili ng rep. May kilala akong ganyan, she's one of my students. Oh, so ikaw, anong mga tips mang bibigay mo sa mga ano? Siyempre, accountant ka eh. Alam mo 'yan. Correct, yes. Ang ginagawa ko po, bali, ano, I open bank accounts. Like, once I receive my salary, then it go directly to my savings account that not connected to GCash para hindi ma-cash in. Tapos, wala, hindi alam yung ATM password. So, just, that is for emergency fund. At saka, yung parang income and then less savings and then the rest is ano na, yung mga needs na tsaka wants, yung pa-milty dyan, ganun. Oh, So, ganern. tapos may ganun ka, may fun ka din sa travel kasi my goal talaga din is I have to live my life meaningful and traveling and then may ganun. So, yeah, so I have bank accounts for like emergency fund, bank accounts for travel fund, bank accounts for expenses, personal expenses. So yeah, ganon. So para pag once you have like expenses for like the monthly recurring transactions, like bills mo, so alam mo kung saan huhugutin yung fund mo, doon lang. So pag once naubos yun, so parang okay, wala akong fund dyan, wala akong budget dyan, ganon. So pero I'm not really good at it, okay? So but that's what I've been doing. I also joined like Bibo or something, saving ganun. May impito din ako, so Wow. nijo-join ako para mag ano siya, yung parang join na Bboy na parang it will from 10,000 you'll get like 10% ng income doon or interest income. So yun lang din, pero yun lang parang yun nga, may minsan kasi din nag-splurge din, like I want to live my life like now, like the present,
like not all for future. So pag minsan may gusto akong bilhin, yeah, yung mga ganun, binibili. Reward for yourself, reward for myself, ganun. So minsan, pero yeah, may limit lang. Pag once lumampas na, wala na talaga. Kasi kailangan mo din talaga mag-save. Oo, kasi Importante talaga yan. kailangan mong tsaka, pero kailangan mo ding bigyan kasi yung ano, bigyan yung isang soul mo na naghahanap ng para sa sarili mo din on the present, 'di ba? May kanya-kanya, Correct. mayroong tatlong soul yung katawan natin eh. Living in the Oh, ano yan present, sila? Okay. living in the present, the past and the future eh, 'di ba? Parang you have to feed Okay. all of them. Parang meron ako narinig niyan or something na basa eh, na parang kailangan mo siyang parang matuwa yung sarili mo sa nangyayari ngayon Yeah. at bigyan mo siya ng regalo para hindi siya maano, kasi pag puro future lang, puro save ka lang ng save ka lang ng save, Yeah. parang na-frustrate yung katawan mo or yung soul mo na hindi mo siya nabibigyan ng gratification na sa lahat ng ginagawa mo naman, 'di ba? You have to pay back. You have to pay back yourself, di ba? So, Yourself, correct. Aside from oh, sleep, yun. aside from Yun. sleep, Sleep. oh, di, Correct. paborito ko yan, yung sleep. Minsan. So, ano, I think we ask a lot of questions, no? But to end this interview, no? What advice would you give to people who are or accountants listening to us, or people who want to be a bookkeeper and nagdadalawang isip sila, they're under the bridge or they are behind the wall na ayaw nilang lumukso kasi mahirap naman talaga eh, hindi naman talaga madaling mag-transition o tumalon sa isang bagay na walang kasiguraduhan at first. Syempre, 'di ba? It's a risk. Everything is a risk, 'di ba? Tumawid ka sa kalsada, Correct. it's always a risk. Eh. 'Di ba? Tumawid ka sa kalsada, pwede kang masagasaan. Ito, pagtawid, syempre, if they are in the corporate, lalo na nasa malaki silang corporation, working as a bookkeeper or a freelancer or a freelance accountant, na kinakabahan sila, syempre, walang stability. Yung kadalasa ko naririnig, stability eh. So ano ang masasuggest mo? Should they pursue freelancing or should they not? Wow, that's a good question. Totoo 'yan. I mean, ako kasi unang-una, 'di ba, sabi ko parang I lost my hindi lost ng husband, nag-break kami, wala na si mama. So parang I get lost, parang nawala ako. So parang I ask myself, what's your happiness, Ai? What makes you happy? What is your dream? So, lagi ko siyang iniisip. Tapos, parang yun lang, do it with prayer. Kasi may wisdom na ipapasok si Lord. So, yung ginawa ko, gusto, parang yung my happiness is to travel. Like, gusto ko mag-travel na dala ko yung work. And at the same time, I am like earning big. Ganun. Tapos, Ganun. Sir. Tapos, so yung ginawa ko, kasi yung nasa corporate pa ako, ang hirap kasi pag mag-file ng leave, tapos i-ask mo pa yung ka-workmate mo na ma-delay, kasi syempre paperwork dun sa corporate, based on my experience. So, yung ganun. So, bali, ginawa ko, parang yung gusto ko before pa, na gusto ko mag-travel, tapos mag-work, dala ko yung work. Possibly kaya yun. So, trinay ko. So, I jump. But before I jump into the online world. So, di ba, nasa community ako, I put myself, I read, post, and get myself ready. So, I save at least 3 months. Di ba, or 3 months yung sinave ko. I bought laptop. Yun nga, nagpaano ako ng internet. Parang I prepared. Kasi parang yung sabi ni Sir Chad na you have to foresee na you can make it, na magagawa mo, ganito ka, mag-work ka, magta-travel ka, yun talaga yung, alam mo yung somehow kasi nagde-dreaming ako na, posible kaya yung makapunta ako ng Batanes, makapunta ako ng Boracay, makapunta ako anywhere I want, and I'm earning, like, gonna earn, di ba? Di ba kung ano yung pinasok mo sa utak mo, yun yung nangyayari. I mean, it's a dangerous thing. Sabi ko nga, whatever you think is a very dangerous thing. So don't ever think of something bad that will happen, because at some point it will going to be
you can't experience it. Correct. Di ba? So yun, So, parang totoo naman po, natupad naman siya. Naka-travel naman ako sa, ano to, sa Batanes for, let's say, 1 week. Tapos, kung nag-stick ako sa online, o sa, let's say, sa corporate, hindi ko magagawa yung mag-travel sa Batanes, mag-stay here for like, long stay here sa Boracay, or mag-travel plan for the next island na bibisitahin or ano, yung ganun. But that what makes me happy, travel, manage my finances, yung mga ganun. Tapos sa work, manage time, tapos sulat-sulat lang ulit ano naman yung gusto mong i-travel. Tapos syempre, laging may prayers yan. So yun yung, if kailangan mong unang i-ask yung sarili mo, what makes you happy? Or ano ba dream mo? So, iba-iba kasi, di ba? If you have a family, so you have to think with your ano family mo. So, kung kailangan mong bigger house, ganun, posible talaga yan siya. Pag yun, you have to take the risk. But before you take a risk, you have to somehow prepare. Preparation is the key before you took another leap of faith. Di ba? Parang kailangan mo din ng plano. Magplano ka. May mga what's the pros and cons, may mapupuntahan ka ba kung may mga ganito, so you have to, let's say, prepare talaga din, preparation. So yun, if you're a fresh grad, good thing kasi freelancing or online work is booming, which you can like join the trend Trend kasi and especially if they ha if they don't have kids, you don't have some you don't have a lot of risk, di ba? correct. Pag free freshman ka or you're in 23, 24, 25, somewhere in those age, you have nothing to lose. I mean, failing for Correct. a year, Yes. failing for a year, it's just 1 year. Failing 2 years, just 2 years. It's a very short time. So Correct. Tapos kung iisipin naman na hindi siya stable, siguro bumalik na ako ng corporate kung hindi siya stable. yeah. Yeah, it's just that you have to manage yung ano, you have also to write your income goal. Kasi sisipagan mo talaga na okay, kaya ko to. Tapos hindi mo ma-imagine na, nag-6 digit ka na pala. Totoo pala yun, yung mga pinapopost sa online. You have to really, ano lang, work hard lang din. Kasi kung sa corporate, talagang limited. Kahit mag-o-overtime ka pa dyan, hindi talaga yan mangyayari siguro na magsi-6 digits ka. If nasa ano ka lang. Tawag nito sa, anong tawag na posisyon na nasa baba lang? Hindi managerial. Kahit manager, hindi rin Rank yan. and file. Rank and file. Rank and file, oo. So, yeah, I've been working corporate for 12 years. Hindi ko na naranasan kung ano naranasan ko for 2 years lang sa freelancing. Yeah. So, Ganon. yun nga, I mean, caveat, ika nga sa pag-i-invest, no? Caveat and jump on your own risk. Totoo. Jump on your Kasi own risk. Hindi ko your kasi own kayo, risk. I don't want them to be hype. No, like I always say this, na there, I don't always say that freelancing is good. Freelancing is this. You have to earn this. You're going to buy a house and a lot of stuff. But there's always a risk, especially if you have a family. If you have a family to feed, it's very. I know some. At some point, minsan, dati hindi ko iniisip yun kasi wala akong pamilya eh. Di ba? Pero syempre, nung marami na ako na-meet na mga freelancer or mga gusto maging freelancer na meron silang pinapadede, meron silang pinapakain, I tend to feel them. But especially, this advice coming from Miss Cyril is those people who doesn't have a lot of risk, you're fresh, you're adventurous, you want more for yourself, and you can take a lot of risk. Maybe this is for you. Maybe Yes. this is for you. So guys, di ko natin siya masyadong iistorbohin, and we would like to say thank you to Miss Cyril Gorgon for being here in our being part of this community, being part of this YouTube community. And if you want to be a bookkeeper, don't forget to follow her and the community that she belongs, that Bookkeeper Secrets Academy, headed by Miss Alfie Abiabi.
and Miss Shari Pineda, no? And the link is down below if you want to join their group. If you have questions about bookkeeping, you can ask them. Not me, because I'm not a bookkeeper. Please, Yeah. marami kasi nagtatanong ng bookkeeping sa akin kasi nakikita nila yung video ni Shari and Abby sa YouTube channel ko. I want to repeat, I'm not a bookkeeper. I cannot say much more about myself. I'm a VA freelancer content creator. Not a bookkeeper. Wow. Okay, hindi para sa akin kasi ang bookkeeping kasi I'm more of an I person, not a calculative person. See, di ba, pagka this profile test, DISC, I'm more of an I person, influencer or something like that, no? But we thank you, Miss Cyril, no? Hats off to you, and we wish you more success. We wish you more blessings to come, and good luck on being there in Boracay. I kind of jealous a little bit because Bumalik ka, sir. I've been seeing her. Sabi ko, ba't tayo ito lagi nasa beach? Sabi ko, ano bang, ba't tayo ito lagi nasa Boracay? Ano ba, araw-araw ba ito bumibili ng ticket? Yung pala, ngayon ko lang nalaman, doon pala siya nakatira. So, alam nyo na. No, alam niyo na pagka finalo niyo siya, magulat kayo, nasa Boracay siya palagi. Yung pala doon siya nakatira. So, it's a very good place. I've been there for a lot of times, like 4 times, 5 times already, and keep coming back. So, yeah. Thank you and have a nice day. Bye, Wow, Sir guys. Chad. Bye-bye. Thank you, Sir Chad.